So, ayan, andito na tayo sa ating Facebook account. So, kung profile lang gagamitin ninyo, profile po yung ilagin ninyo. At kung FB page naman po ang ilalagin ninyo, yun po yung gamitin ninyo. So, let's go. Click po natin itong profile. And then, click po natin itong sa right side, 3-dot. And then, copy link. And then, back. And then, click po natin itong see dashboard. And then, need po natin itong i-screenshot. And then, pagka-screenshot po nyan, scroll down. Click po natin yung monetization. And then, screenshot ulit. And then, click po natin yung back. Click back again. And then, click home. And then, click sa right side po. Click po natin itong profile picture. And then, scroll down. Click po natin yung report a problem. And then, scroll down. Click po natin yung continue to report a problem. Wait lang natin. And then, click po natin include in report. And then, kung Facebook page po yung gamit ninyo, click po ninyo yung page. Kung Facebook profile naman po yung gamit ninyo, click nyo po yung profile. So, ang gamit po natin ay profile. Click po natin ang profile. And then, describe the issue. Okay, ilagay nyo po dyan yung describe. I-describe nyo po dyan kung ano po yung i-request nyo. At kung ano po yung issue. Wala po kayong ads on reels. So, ilagay nyo po dyan. So, i-type lang natin dyan. So, meron ako nakahanda. So, i-paste ko na lang. So, ayan. Tapos, kung meron na po kayo, na-describe nyo na po ang issue, click nyo po itong X. And then, click nyo po upload from phone. Ayan. I-click, ilagay nyo po yan. I-upload nyo po yung in-screenshot natin kanina. Yung dashboard. Tapos, yung in-screenshot po natin na ads on reels. Ayan, nawala kayong ads on reels. Yan, need din po yan. Tapos, yung link. Yung kinapi po natin na link. Sa FB, ipipaste po natin dito. So, ayan, nakapi ko na at napaste ko na yung aking Facebook link na kinapi natin doon sa ating profile. So, pag okay na po yan, click nyo po itong send sa taas. Ayan, antay lang natin mag-send. So, mag-aantay po pala kayo dito after nyo po ito masend. Mag-aantay po kayo ng 2 to 3 weeks hanggang 1 month. At antayin nyo po yung notification galing po kay Meta. So, naisend na po natin ang ating report. At tips lang po sa inyo, guys, na dapat po ang inyong dashboard ay maganda po yung performance ng engagement, 3 seconds video, at yung reach. Ayan, dapat po maganda po yung tatlong po yan, dapat maganda po yung inyong performance sa inyong account.